Nang mabasa ko ng buo ang talaarawan ng pinsang ko si Kuya Romeo, ay saka ko pa lamang nalamang na buhay pala siya matapos ang gabing pagharap namin sa pamilya Garcia. Nabuhay siya sa nakalipas na panahon sa ibang katauhan. Sa katauhan ng nangangalang Julian Lopez. Pero sa kabila nun, ay De La Cruz pa rin ang dinala niyang pangalan. At ang lahat ng iyon ay dahil sa kagagawa ng sombrero na Rizal. Tama nga ang sabi sa akin ni Itay, na hindi lamang ang hinaharap ang kayang masaklaw ng kapangyarihan ng sombrerong itim, kundi kaya rin itong dalhin sa nakalipas na panahon ang sino mang magnanais na makarating doon. Kaagad kong ipinaalam kay na Itay at sa iba pa ang tungkol sa nalaman ko. Ganun na lamang ang tuwa ni na Tio Diego, ni Kuya Elias na kapatid ni Kuya Romeo sa ama, at lalo na ang kanyang inang si Tia Soledad, nang malamang nabuhay pala siya sa ibang panahon. Hindi na rin kami makapaghintay na makita siya. Napapaisip kaming lahat kung ano na ang itsura niya ngayon sa bago niyang katauhan. Mula Maynila ay bumiyahe kami patungong Baler. Iyon kasi ang lugar na sinasaad sa sulat na kasama ng talaarawang nakarating sa akin. Pagkadating namin sa adres na nasa saad sa Liham, ay kaagad kami pinapasok ng gwardiya nang magpakilala kami. Tumambad sa amin ang loob ng isang malawak na bakuran. Tumigil ang aming sasakyan sa tapat ng isang mansyon. Sinalubong kami ng isang Ginoo na nagpakilalang si Conrad, ang isa sa tatlong anak ni Kuya Romeo. Pumasok na kami agad sa loob dahil ayon kay Conrad ay mahina na ang kanilang ama. Nakahiga na lamang ito sa kama nang dahil sa katandaan. Pero kahit na ganon, ay lumaban pa rin ito at pinilit na mabuhay pa ng ilang taon mula nang maratay ito. Ang lahat ng iyon ay dahil lamang sa nais niya kaming makita. Nais niyang makita ang pamilyang pinagmulan niya, lalo na ang kanyang ina, bago man lang siya bawian ang buhay. Nang makapasok na kami sa silid kung saan naroon si Kuya Romeo, ay tumambad sa amin ang kanyang asawang si Carmela na medyo malakas-lakas pa sa kabila ng katandaan nito. Naroon din ang dalawa pa nilang anak na sina Deborah at Lucas. Nang tumingin kami lahat sa matandang lalaki na nakahiga sa kama, ay hindi namin alam kung ano ang magiging reaksyon namin. Nakita ko rin ang tuwa sa mukha ng matandang si Kuya Romeo nang makita niya na kami. Tinitigan naman siya ni Tia Soledad. Naluha ang kanyang ina nang makita siya. Iba man ang kanyang itsura dahil sa katauhan ni Julian, ay batid ni Tia Soledad na ang matandang nasa harapan niya ay ang kanyang anak na si Kuya Romeo. Niyakap ni Tia ang kanyang anak habang naluluha dahil sa matinding galak. Ramdam niyang iyon nga si Kuya Romeo. Iba man ang wangis at katauhan nito, pero ang presensya ay hindi pa rin nagbago. Nagkapatawaran din sila dahil sa kanilang mga pagkukulang. Hindi ko alam, basta namalayan ko na lang na tumutulo na pala ang mga luha ko nang dahil sa tagpong iyon. Nakita ko rin ang putol na kabilang paa ni Kuya Romeo, gaya ng nasasaad sa talaarawan niya. Nagkamustahan din sila ng aking mga pinsan at tiyuhin. Nasa isang tabi lamang ako at pinagmamasdang ko silang masaya. Pakiramdam namin ay matagal namin siyang hindi nakita at nakasama. Ilang taon na din kasi nang lisanin niya ang panahong ito. Pero ang tagal na hindi namin siya nakasama ay walang sinabi kumpara sa tagal ng panahong hindi niya kami nakita. Mas triple iyon o higit pa kumpara sa panahong nawala siya sa aming landas. At ngayon narito na siya ay ganun na lamang ang tuwa ng lahat. Medyo mahina na ang kanyang tinig dahil na rin sa edad niya. Pero nakapagsasalita pa naman siya kahit papaano. Bigla naman niya akong tinawag na siyang dahilan ng paglapit ko.
Kahit mahina na, ay pinilit niya parang iabot sa kamay ko ang bertod ng hunyango na kanyang anting-anting. Sinabi niya rin na batid niya na ako na ngayon ang namumuno sa aming angkan. Dahil nang simula pa lang, ay nakita niya rin ang malaking potensyal na nakita sa akin ng aming abuelo at mga tiyuhin. Mas mainam kung kayo na ang hahawak nito. Paumanhin kung hindi naging gaya natin ang pamilyang binuo ko. Nais ko kasing mabuhay sila ng normal tulad ng iba. Ibang-iba sa nakasanayan ng ating angkan. Ang sad niya. Naintindihan ko, Kuya Romeo. At kahit na hindi sila ang tingero tulad natin, ituturin pa rin namin silang parte ng pamilya. Lalo na't De La Cruz din ang dinadala nilang pangalan. At kahit na hindi De La Cruz ang dinadala nilang pangalan, ituturin pa rin namin silang pamilya. Dahil pamilya mo sila. Ang sabi ko sa kanya, ikinatutuwa raw niya ng sobra dahil muli niya kaming nakita. Pakiramdam daw niya ay para siyang nakatulog ng matagal na panahon. At pagising niya ay mas matanda na siya sa amin lahat. Nagpaalam din siya sa amin na kung pwede ay mamamahinga na muna siya. Pero alam naming ang pahingang hinihingi niya ay panghabang buhay na. Nang araw din na iyon ay hindi na siya nagising pa matapos siyang matulog. Mukhang hinintay lang talaga niya kami para makita at makapagpaalam sa amin. Matapos ang kanyang libing ay nagpaalam na rin kami sa pamilya ni Kuya Romeo. Inimbitahan din namin silang dumalaw sa amin sa Maynila at Batangas kung may pagkakataon. Nangako naman sila na bibisita sila sa amin. Nang makabalik na kami ng Maynila, ay balik na rin sa dati ang lahat. Balik na muli kami sa dati naming gawi. Ang pumaslang ng mga aswang. Pero bago iyon, ay pinagpulungan muna namin ang patungkol sa pagiging agresibo ng mga aswang mula nung magapi namin ng pamilya Garcia mga ilang taon na nakakaraan. Ayon kay Kuya Elias na siyang nagpanatili ng katahimikan ng Batangas, ay sunod-sunod daw ang pag-arap niya sa mga aswang nitong mga nagdaan taon. Ganon din sa ibang lugar sa Kabisayaan, ayon naman kay Kuya Kulas. Isang bagay nga pala, bigla ko lang naalala yung tungkol sa pamilya Villamor. Umapas lang sila ng mga kapwa nila aswang, lalo na yung mga padalos-dalos kumilos. Yung lantaran ko mang biktima. Ang sabi pa nila, hindi raw natin sila kaaway. Ang sabi ni Tio Diego, para gusto nila sabihin na kakampi natin sila. Naguhugas kamay lang ang mga tinamaan na lintik niya. Kahit na isang beses sa isang taon lang sila kumain, wala pa rin sila pinagkaiba sa mga aswang na pumapatay ng tao para lang maibsan ang kanilang gutom. Mas mainam pa ang mabubuting aswang dahil sila, mga hayop ang kinakain nila. Sarkastikong saad ni Itay. Pero hanggat maaari, mas mainam po sana kung maiwasan natin sila. Mga gabunan pa rin sila. Iba pa rin ang lakas nila kumpara sa ibang mga lahi. Para natin tinabla uli ang pamilya Garcia pag nagkataon. At tsak na masigit pa rin ang mangyayari kung sakasakali. Ang sabi ko naman sa kanila. Pero sa totoo lang, ay hindi talaga iyon ang pinakadahilan kung bakit nais kong iwasan ang pamilya Villamor. Dahil iyon kay Christine. Ayokong mangyari ang kinatatakutan ko. Ang muli kaming magkaharap para paslangin ang isa't isa. Kaya hanggat maaari, ay nais kong iwasan na magkaroon ng hidwaan ang aming mga angkan kahit na posibleng mangyari iyon. Pero kung hindi po may iwasan, mas mainam kung uunahan na natin sila kaysa tayo ang maunahan nilang patayin. Ang pahabol ko pa. Matapos ang pagpupulong-pulong na iyon, ay nagiwahiwalay na rin kami. Sina Kuya Elias, Kuya Kulas at Tio Diego ay bumalik na sa Batangas. Si Ate Bella naman ay hindi muna bumalik ng Cebu kung saan sila naninirahan ng asawa niyang si Kuya Juanito. Dadalawin pa kasi nila ni Itay si Kuya Javier na ngayon ay nakapiit sa Manila City Jail.
Napagbintangan kasi ito sa kasong hindi naman niya ginawa. Ang balita ko ay may nakabangga raw siyang isang mabigat na sindikato. Kaya nagawa nilang maipakulong ang isang mahusay na kapitan na gaya niya. Ang kapatid ko naman si Angela ay balik na rin sa trabaho niya bilang isang sikat na artista. Hindi ko nalang sasabihin kung ano ang pangalang ginagamit niya ngayon sa trabaho dahil baka makaapekto yun sa kanyang karera. Nadiskubre siya ng isang sikat na direktor na hindi ko na rin papangalanan nung isang laban niya sa patimpalak ng paglangoy na naipanalo niya. Mula noon ay nagtuloy-tuloy na ang kanyang karera bilang artista. Ako naman ay isang ganap ng arkitekto. Gumagawa ako ng mga kakaibang disenyo ng bahay. Hindi naman sa pagmamayabang, pero sa totoo lang, ilan sa mga kilalang negosyante at mga politiko ay ako ang nagdisenyo ng kanilang mga mansyon. Pero sa kabila ng iba't ibang bagay na aming pinagkakaabalan, ay hindi pa rin namin nalilimutan ang misyon ng aming angkan na nagsimula pa sa aming abuelo. Ipinangako kasi naming ipagpapatuloy namin iyon at ipapasa sa mga susunod na henerasyon ng aming angkan hanggat may mga aswang na magbabanta sa seguridad ng mga taong walang kamalay-malay. Naisipan ko rin umuwi ng Palawan upang pasyalan doon ang dating bahay ni Naitay na ngayon ay naging bakasyonan na lamang namin. Sa Palawan kasi ang bagong kliyente ko, kaya naman bumiyahe ako rito. Nais kasing magpatayo ng bahay ng kasalukuyang alkalde ng Puerto Princesa at hindi ko akalain ako ang kukunin niyang arkitekto. Sa katunayan ay isang beses pa lamang ako nakakapunta dito sa Palawan at ngayon ang ikalawang beses. Madalas kasi napuro na lamang ako trabaho mula nang maging isa na akong lisensyadong arkitekto. Bukod dun ay ang pagkalaban sa mga aswang ang natatangi kong pampalipas oras kapag wala akong ibang ginagawa. At kadalasan ay may nilalamang ang ruta ko. Kaya naman wala na akong panahon para magbakasyon o magpahinga sa kahit na anumang mga ginagawa ko. Bibihira din ako makapunta sa malalayong lugar. Kapag may kliyente ako sa ibang probinsya, ay saka pa lamang ako nakakalabas ng Maynila. Ang pagkaabala ko sa ganoong mga gawain ang siyang naging dahilan kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin akong nobya o babaeng idinedate man lang. Hindi ko alam pero pakiramdam ko malayo ang loob ko sa mga babae. Hindi ko sila mabigyan ng atensyon kahit na marami naman akong kakilala na gustong mapalapit sa akin. O baka naman alam ko talaga ang dahilan pero ayaw ko lang aminin. Dahil ang totoo ay siya pa rin ang laman ng damdamin ko. Hanggang ngayon ay may puwang pa rin si Christine sa puso ko. Kahit hindi ganong katagal ang naging relasyon namin noon, ay marami akong pinangarap at hinangad para sa aming dalawa. Minsan nga ay iniisip ko, kung sakaling hindi siya naging aswang at hindi ako naging mamamaslang ng mga aswang, malamang ay kami pa rin hanggang ngayon. Baka nga ikinasal na kaming dalawa. Pagdating ko sa aming bahay bakasyonan, ay kaagad akong sinalubong ng tagapangalaga ng bahay na si Aling Berta. Ang ali kasi ay dating kakilala ng asawa ni Itay na si Tia Flores. Bilang pasasalamat nila sa ali, ay ibinigay na nila rito ang bakanting lote sa tabi ng bakuran namin para naman may matitira ng pamilya nito at para malapit lamang din sila sa aming bahay bakasyonan. Nang sa ganun ay madalas silang masisilip ang bahay. May mga pagkakataon naman na sa mismong bahay na namin sila natutulog. Ayos lang naman iyon dahil medyo malaki naman ang bahay. Mas mainam din na hindi ito nawawala ng tao para hindi pamahaya ng negatibong enerhiya. Sinabi ko rin ang dahilan sa kanya kung bakit hindi nakasama si Naitay dito. Abala rin kasi sila. Abala rin kasi si Itay sa negosyong binuksan niya sa Maynila. Ang kapatid ko naman ay sunod-sunod ang mga TV shows kaya gipit siya sa oras para sumama pa. Binanggit din ni Aling Berta na bumibisita raw dito si Tia Flores paminsan-minsan. Sa totoo lang kasi ay wala siyang alam patungkol sa sekreto ng aming angkan
lalo na sa malagim na nangyari dito nung gabing sinalakay sinaitay ng mga aswang. Mas lalong hindi alam ng Ali ang tungkol sa pagiging aswang ni Tia Flores. Kuya Gabriel? Pare ka po ba? Bakit ka po meron sarili sa kamay? Ang tanong naman ng bunsong anak ni Aling Berta na si Bugoy. Napangisi ako dahil sa tanong ng bata. Ayon pa sa kanya, ay mukha raw talaga akong pare dahil mahilig ako sa kulay puting kasuotan. Eh, hindi ako pare, Bugoy. Nakasanayan ko na kasing ipulupot sa kamay ko yung rosaryong ito. May mga pagkakataong nalilimutan kong nasa kamay ko pa pala ito. Gusto mo bang hawakan? Ang sabi ko pa sa bata. Hinawakan niya ang rosaryo. Nabigla rin siya at sinabi sa akin na sobrang lamig daw ng rosaryong nasa kamay ko. Para daw itong nagyeyelo. Pero hindi ko naman dama ang lamig kaya nagtataka ako kung bakit iyon nasabi ng bata. Pinuntahan ko naman ang lugar kasama ang alkalde kung saan itatayo ang bahay nito. Pumasok kami sa isang pribadong kalsada na napapaligiran ng mga punong kahoy. Hindi ko alam pero bigla na lamang ako nakadama ng kilabot. Nagtayuan bigla ang balahibo ko sa katawan at pakiramdam ko ay may panganib na nakaamba sa aming daan. Agad ko naman tinanggal sa pagkakapulupot sa kamay ko ang rosaryong itim at isinot ko ito sa leeg ko para may proteksyon ako sa katawan. May dalawa kasing epekto ang rosaryong itim. Ang opensibang epekto at ang depensang epekto. Gumagana ang dalawang iyon depende sa paraan ko ng paggamit sa anting-anting. Ang depensang epekto ay gumagana kapag nakasuot sa leeg ko ang rosaryo. Sa ganoong paraan ay buong katawang ko ang saklaw ng proteksyon nito mula sa anumang sandata o panganib na hatid ng ibang nilalang. Ngunit humihina ang opisibang epekto nito sa ganoong sitwasyon dahil nakatuon ang abilidad ng anting-anting sa pagprotekta sa akin. Para naman pagana ang opisibang epekto ng rosaryong itim ay kailangan nasa kamay ko ito. Kapag ganon ay magagawa kong gawing abo ang anumang nilalang ng dilim na maahawakan ko. Depende sa tagal ng pagkakahawak ko rito at depende kung gaano ito kamakapangyarihan. Ngunit sa ganitong estado ay humihina naman ang depensang epekto nito. Maaari na akong masugatan ng patalim o tabla ng pisikal na pag-atake. Pero may mga pagkakataon na kahit nasa kamay ko ang rosaryo ay nagagawa kong hindi tabla ng kahit na ano. Ngunit panandalian lamang ang ganong epekto at may kapalit iyon. Sa oras na mawala na ang epekto ng kapangyarihan ng rosaryo sa akin, ay unti-unti ko nang mararamdaman ang sakit ng mga tinanggap kong pinsala na sinalag lamang ng proteksyon ng anting-anting ng ilang sandali. Ang dahilan kung bakit madalas na nasa kamay ko ang rosaryo sa halip na nakasukbit sa leeg ko ay dahil sa nitong huli ay bibihira akong makaramdam ng panganib. Isinusukbit ko lamang ito kapag may peligrong nakaabang. Iyon kasi ang isa sa nalaman kong pamamaraan kung paano mapapanatiling aktibo ang kapangyarihan nito. Kailangan kong ibagay sa sitwasyon kung alin sa dalawang epekto nito ang gagamitin ko. Kakaiba kasi ang anting-anting na ito kumpara sa iba na kailangan kong sagrahan o alayan ng dasal para manatili ang bisa. Ang rosaryong itim kasi ay hindi na kailangan kong sagrahan dahil tulad ng mga mutya ay may natural na itong kapangyarihan na nagigising kapag natagpuan na nito ang itinakdang mga laga rito. Ngunit posible pa rin makatulog ang kapangyarihan ng rosaryo kahit na nasa pangangalaga ito ng taong napili nito. Mangyayari lamang iyon kapag hindi nasunod ang mga kondisyon sa paggamit nito. At ang mga nabanggit ko ang ilan sa mga kondisyon ng rosaryong itim. Sa oras naman na makatulog ang kapangyarihan nito ay mahirap na iyong gisingin pa. Ngunit may dalawang paraan para muling gisingin ang natulog na kapangyarihan ng rosaryong itim. Una ay kailangan ng bagong tagapangalaga para muling manambalik ang kapangyarihan nito. Ikalawa
ay kailangang isakripisyo ng taong may tangan dito ang pakikipagtipan sa babaeng pinili niyang mahalin. Sa madaling sabi, ay kailangan niyang ibigay ng buo sa maylikha ang kanyang sarili at hindi kailanman mag-aasawa. Sinilip ko rin ang dalakong lana at kumukulo ito. Hindi na ako nagulat pa kung may aswang man sa malapit. Dahil ang ganitong magubat na lugar ay paboritong tirahan ng mga aswang syudad. Kahit na kasi nasa syudad na sila, ay naghahanap pa rin sila ng lugar na medyo liblib kung saan sila maaaring magkubli sa katirikan ng araw. Maaari ko bang malaman kung ano yung hawak mo, Mr. De La Cruz? Ang tanong ng mayor. Hanga ako sa pagiging mapagmasid niya dahil napansin pa niya ang pasimpleng pagsilip ko sa maliit na butilya. Ganito nga siguro kapag maraming mga taong nagtatangka sa buhay mo. Magiging mapagmasid ka at maingat sa lahat ng oras. Langis to, Mayor. Ang sabi ko at saka itinapat sa kanya ang butilya. Ngayon lamang ako nakakita ng langis na bumubula. Ang sabi nito. Lana po ang tawag dito. Ang pagbula po nito, nagpapahiwatig na hindi lamang tayo narito sa lugar na to. Ang paliwanag ko na dahilan upang maging seryoso ang mukha ng alkalde. Dahil sa sinabi kong iyon, ay niradyo ng kasama naming gwardiya ang iba pang mga bodyguard ng alkalde na nasa dalawang sasakyan sa unahan at likuran namin. Naging listo rin sila at kaagad na iginala ang tingin sa buong paligid upang alamin kung may ibang tao ba roon na nag-aabang sa amin. Mukhang hindi niyo po ako naintindihan, Mayor. Hindi tao yung tinutukoy ko. Ang sabi ko, ano bang tinutukoy mo? Pwede bang diretsuhin mo na kami? Ang sabi ng alkalde. Ituturing mo akong baliw kapag sinagot ko yung tanong mo. Pero sige, sasagutin ko pa rin kayo. Mga aswang ang tinutukoy ko. Ang sabi ko na nagpatahimik sa kanilang lahat. Akala ko nung una ay pagtatawa na nila ako dahil sa sinabi ko. Pero ayon sa alkalde, ay naniniwala raw siya sa ganong mga nilalang. Lalo na sa mga ganitong probinsya, ay laganap ang kwento-kwento ng mga matatanda patungkol sa mga ganoong nilalang. Pero ang alam ko ay sa gabi lamang lumilitaw ang mga aswang, hindi ba? Ang sabi pa ng alkalde. Ayon po yun sa nakagisna nating kwento. Pero ang katotohanan, may ilan sa kanila ang kayang lumabas sa katirikan ng araw. At ang isa pa, Mayor, yung mga ganitong lugar, paborito nila itong pagtaguan. Sa madaling sabi, tayo mismo ang tumapak sa kanilang teritoryo. Kaya huwag na kayong magtaka kung bakit may aswang dito, kahit katangali ang tapat. Ang sabi ko, ibinigay ko sa alkalde ang dalakong lana at sinabihan silang ipahid iyon sa talukap ng kanilang mga mata, sa ibabaw ng kanilang ilong at sa likod ng kanilang mga taenga. Nang sa ganun ay makita nila ang katotohanang hindi pa nila nasisilayan ni minsan sa buhay nila. Binalaan ko rin sila na huwag silang magpapadala sa anumang masasaksihan nila dahil ang mga mata ay madalas na naghahatid ng takot, lalo na kung hindi pamilya ng isang bagay na makikita. Matanong ko, bakit parang ang dami mo yatang alam patungkol sa mga aswang? Ang tanong pa ng alkalde. Sabihin na lang po natin na minsan na namin silang hinarap para mabuhay. Ang tanging naisagot ko. Nang makarating na kami sa lugar, ay bumaba na kami ng sasakyan. Iginala ko ang tingin ko sa paligid. Puro punong kahoy ang nakikita ko. Sa itsura ng lugar, ay nasa kalagitnaan na kami ng gubat. Hindi na ako magtataka kung isang safe house ang balak na ipatayo dito ng alkalde dahil na rin sa bulungan na marami ang nagtatangka sa buhay niya. At hindi nga ako nagkamali dahil isang safe house nga ang balak na ipatayo ng mayor sa lugar na iyon. Ipiniliwanag at inilarawan niya ang magiging itsura ng ipapatayo niyang bahay dito. Sinabihan ko siya na padadalang ko siya ng mga sampol ng larawan nang sa ganun ay makapili siya ng klase ng disenyo na gagawan ko naman ng blueprint.
Maya-maya ay bigla kami sinabihan ng ilan sa mga gwardiya niya na may mga paparating daw. Nakita nga namin na may ilang mga tao ang palapit sa amin mula sa kaliwang direksyon ng gubat. Hindi ako nagpahid ng lana sa talukap ng mga mata ko. Pero kahit nakaan yung tao sila, ay alam kong mga aswang sila. Nasa 10 lamang kami, 8 gwardiya ang kasama namin. Ang mga aswang na dumating naman ay nasa 15 o higit pa. Para silang isang tribo. May ilang mga bata din silang mga kasama. Hindi lahat ng gwardiya ay nagpahid ng lana. Tanging ang 2 kasama lang namin sa sasakyan ang nagpahid ng lana, kabilang na ang mayor. Kaya naman nagulat sila nang makita ang halimaw na anyo ng mga aswang na nasa harapan namin. Magpapaputok na sana ang isang gwardiya, subalit pinigilan ko siya at dali-dali ako nagtungo sa unahan para harapin ang mga aswang na alam kong mabubuti. Nasabi kong mabubuti sila dahil hindi ako nakakaamoy na nakakasulasok sa kanila. Nangangahulugan iyon na hindi sila kumakain ng tao. Hindi ko alam na may ganitong aswang pala dito sa Palawan. Bihira lamang ako makaharap ng mga aswang na hindi kumakain ng tao. Ako nga pala si Gabriel de la Cruz. Nagmula sa angka ng mga antingerong pumapas lang ng mga aswang. Ang pagpapakilala ko sa kanila. Nagulat sila at hindi makapaniwala sa sinabi ko. Ngayon lamang nila napatunayang totoo pala talaga ang sabi-sabi patungkol sa angka na tumalo sa buong angka ng Garcia. Ayaw namin ng gulo. Kaya anong ginagawa nyo rito? Ang sabi ng kanilang pinuno. Kung ayaw nyo ng gulo, huwag nyo palapitin sa mga kasama ko yung batang yan. Mga ngahulugan iyon na inaatake nyo kami. At tsak na hindi sila magdadalawang isip na paputakan kayo ng mga kargada nila. Ang sabi ko. Kaagad naman sinaway ng pinuno ang mga batang aswang at ganun din ang iba pa na dahilan ng pagtigil nila sa pasimpleng paglapit sa amin. Naparito kami dahil ang lupaing ito ay nabili na ng alkalde. Kompleto siya ng mga papeles. Ikinalulungkot ko man sabihin pero kailangan niyang lumipat ng tirahan. Sa isang lugar na ligtas at magpapanatili ng inyong lihim. At ang lugar na ito ay hindi ang ligtas na lugar na tinutukoy ko para sa inyo. At saka isa pa, kung gusto niyo talagang huwag matukso sa amoy ng karne ng tao, hindi ba mas mainam kung malayo kayo sa kanila? Ang sabi ko, sa tono ng pananalita mo ay parang wala kang balak na paslangin kami gaya ng ginawa niyo sa angkan na iyon. Ang sabi ng pinuno, mga masasamang aswang lamang ang pinapaslang namin. Mga aswang na pumapaslang ng tao para makakain ng sariwang karne. Pero yung mga katulad nyo, malaya kayong mamuhay sa paraang nais nyo. Basta panatiliin nyo lamang yung mga ganyang gawi. Dahil sa oras na pumaslang kayo ng tao para kainin, hindi kami magdadalawang isip na hatulang ngayon ng kamatayan. Ang sabi ko sa kanila. Ano kaya kung humingi tayo ng tulong sa kanya? Ang sabi ng babaeng aswang sa pinuno. Sinabi rin ito sa akin na hindi raw talaga sila dito nakatira. Napilitan lamang sila na mamalagi rito nang dahil sa hindi na naituloy pa ng babae ang sasabihin dahil pinigilan ito ng pinuno na magsalita pa. Hindi na rin sila nagtagal pa at nagpaalam na rin sa amin. Nang makaalis na sila ay nagulat naman ako sa reaksyon ng alkalde at ng ilan sa mga gwardiya nito na nagpahid ng lana sa mga talukap ng kanilang mga mata. Nakita ko ang takot sa kanilang mga mata. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Para iyong isang bangungot sa kanila. Pinagpawisan sila ng malamig at hindi matukoy kung guni-guni lang ba na tunay talagang may mga aswang. Sa kabilang banda ay namangarin sa akin ang alkalde dahil salip na matakot ay normal ko lamang na kinausap ang mga aswang na parabang mga tao lamang ang kausap ko. Pumili na rin ang mayor sa mga disenyong ipinakita ko sa kanya na angkop sa istal ng bahay na gusto niya. Sinimulan ko na rin iguhit ang disenyo ng bahay na nagustuhan niya nang sa ganun ay makita na ito ng inhinyerong kinuha niya para pag-aralan kung gaano kalaki ang aktwal na magiging itsura ng bahay. Habang nasa kalagitnaan ako ng pag-uwi sang gabi,
ay bigla na lamang kumuluan lana na nasa butilya sa harapan ko. Nangangahulugan iyon na may mga aswang ang nasa paligid ng bahay. Pansamantala ko munang itinigil ang ginagawa ko. Lumabas din ako upang harapin ang mga aswang na nais manggulo sa aking pagkaabala. Pagdating ko sa labas ng bahay ay wala akong nakitang kahit na sino. Maging ang aswang na nasagap ng lana. Ngunit patuloy sa pagkuluan lana, kaya nakakasiguro akong nasa malapit lamang ang mga aswang. Alam kong nasa paligid lamang kayo. Kung gusto niyo ako tapusin, malaya kayong gawin yon. Kaya huwag na kayo mahiya. Ang sabi ko sa kanila. Mga ilang sandali pa ay may mga gumagapang na aswang ang lumitaw mula sa magkakaibang direksyon. Salip na umatras ay nanatili lamang ako sa aking kinatatayuan. Pero nakahanda ako sa anumang posibilidad na atakihin nila ako. Teka, hindi ako nagkakamali. Kayo yung mga aswang sa lupain ng alkalde, di ba? Ang sabi ko pa. Natukoy kong sila nga ang mga aswang na iyon. Dahil mula nang dumating ako rito ay wala pa akong ibang mga aswang na nakaharap. At saka sila lamang ang mga aswang na nakaharap ko dito na walang bahid ng anumang masangsang na amoy. Bigla naman sumulpot ang isang aswang sa likod ko. Sinubukan niya akong hawakan pero naunahan ko siya dahil naramdaman ko ang paglapit niya. Nang mahawakan ko siya sa braso ay bigla siyang napaso. Kagad ko siyang binitawan dahil baka mapatay ko siya kung tatagalan ko pa ang paghawak sa kanya. Ang aswang na iyon ay ang ginang na may naisa nang sabihin sa akin nung araw na iyon. Ramdam ko rin na wala itong balak na paslangin o atakihin ako. Ang dahilan ng pagtangka nitong hawakan ako ay para malaman kung ano ang kayang gawin ng isang gaya ko na nagmula sa angkan ng mga antingerong pumaslang noon sa pamilya ng Garcia. Ayokong manghula kaya didiretsuhin ko na kayo. Anong kailangan nyo at narito kayo? Kaagad na sabi ko sa kanila. Ang sabi ng ginang. Larito, isa sa miyembro nila. Sinong sila? Ang tanong ko. Ang pamilyang pumalit sa angkan ng Garcia. Meron silang nakakatakot na prosesyon tulad sa pamilyang yun. Kaya mabilis nilang napasunod ng halos karamihan sa mga lahi. Ang paliwanag ng ginang. Kung ganun, naparito kayo para sabihin sa akin na kakain na kayo ng tao. Dahil sa pinagmamalaki nyo sila na nakasuporta sa likod nyo. Ganun ba? Ang sabi ko. Ngunit hindi raw ganun ang kanilang sitwasyon. Dahil pinatunayan ng ginang na kung ano ang nakikita at nalalaman ko patungkol sa kanila ay iyon talagang katotohanan. Ngunit pinipilit sila ng angkan ng Montenara na pumaslang at kumain ng tao. Kapag hindi raw nila ginawa ay sila ang kakainin ng angkan na iyon. Nagulat ako nang sabihin ng ginang na pinaslang daw ng miyembro ng angkan na iyon na narito ngayon sa Palawan ang kanilang pinuno at ang halos karamihan sa kanilang mga kasama. Sila na lamang na nasa harapan ko ngayon ang natitira sa kanilang tribo. Naparito kami para makiusap sa iyo. Tunuran mo kami makalaya sa bantang hatid ng angkan ng Montenara. Ang sabi ng ginang at saka lumuhod sa harap ko na ikinabigla ko. Lumuhod din ang mga kasama niya. Nakikita ko sa kanilang mga mukha ang sinseridad sa paghingi ng tulong sa akin at takot na mamatay sa kamay ng pamilya Montenara. Ngayon lamang ako nakasaksi na may mga aswang ang lumulod sa isang tulad kong mababang uri kumpara sa kanilang mas nakakahigit dahil sa kanilang mga likas na lakas at bangis. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Kahit na aswang ang ginang, ay gusto ko siyang hawakan upang itayo at sabing hindi nila ako kailangan luhuran. Pero natatakot ako na hawakan siya dahil baka ikasawi niya iyon. Kaya naman pinakiusapan ko ang rosaryong itim sa pamamagitan ng isip na kung maaari ay patigil muna nito ang kapangyarihan nito na nakaprotekta sa aking katawan. Hindi ko alam kung pakikinggan ba ako ng anting-anting. Hindi ko alam kung pwede ba ang ganun.
hanggang sa dahan-dahan ko namang hinipo ang balikat ng ginang at hindi siya napaso sa aking kamay. Dahil doon ay hinawakan ko siya at itinayo. Makinig po kayo sa akin. Hindi nyo kailangan lumood sa isang tulad kong mababang uri ng nilalang. Pero huwag kayong mag-alala dahil tutulong ako hanggat kaya kong tumulong. Lalo na't nakikita kong karapat dapat kayong tulungan. Basta ipangako nyo lang sa akin hindi kayo titikim ng karne ng mga buhay. Ang sabi ko, iyon din ang unang beses na makita ko ang isang aswang na umiyak sa harap ko nang dahil sa galak. Ramdam kong sa pamamagitan ng mga sinabi ko ay nakahinga sila ng maluwag. Nagpapahiwatig lamang iyon kung gaano sila natatakot sa pamilya ng Montenara. Nang gabing iyon ay tinanong ko sila kung bakit hindi sila humingi ng tulong sa pamilya ng mga gabunan. Ang sabi naman ng ginang ay makasarili daw ang mga gabunan. Kapamilya lamang nila ang kanilang tinutulungan. Pumapas lang din sila ng mga aswang na nais maglantad ng tungkol sa kanilang lipi. Pero hanggang doon lang. Pagdating sa ibang suliranin, tulad ng suliranin ng ginang at ng kanyang mga kasamahan, ay walang pakialam doon ng pamilya Villamor. Doon ko lamang naunawaan kung bakit handa silang magpakababa para lamang makiusap sa isang tulad ko na pinapas lang ang mga gaya nila. Patungkol naman sa pamilyang kanilang kinatatakutan, ang angka ng Montenara. Nabigla ako sa mga nalaman ko. Mga sinaunang aswang daw sila, kaya walang alam ang karamihan sa mga aswang ngayon patungkol sa kanilang lahi. Kahit na ang ginang ay walang alam patungkol sa mga unga-unga. Iyon kasi ang tawag sa lahi ng pamilya Montenara. Kahit ako na mamamas lang ng aswang, ay wala ring alam patungkol sa ganoong klase ng aswang. Sa katunayan nga niyan, ay bago ko lamang nadinigan tungkol sa kanila. Sinabi pa ng ginang, ang alam daw sa karamihan ng mga lahi ay matagal na raw nabura sa kasaysayan ang mga unga-unga. Kaya naman, maging ang mga aswang sa kasalukuyan ay nalimutan na o walang alam patungkol sa kanila. Tanging ang mga matatandang aswang lamang ang nakakaalam ng tungkol sa mga unga-unga. Napapaisip ako kung papaano ko lalabanan ng isang aswang na hindi ko alam ang kahinaan. Pero dahil aswang pa rin sila, kaya naman ipinagpalagay ko na lang na kapareho lang din sa ibang lahi ang kanilang kahinaan. Saka may tiwala ako sa kapangyarihan ng aking anting-anting na kayang tumunaw ng aswang o anumang nilalang ng dilim. Tumawag din ako sa Maynila upang itanong kay Itay ang tungkol sa mga unga-unga. Pero maging siya ay wala rin ideya sa ganoong klase ng aswang. Sinabihan niya rin ako na hanggat maaari ay huwag daw akong gagawa ng anumang pagkilos, lalo na't wala kaming ideya sa kung anong klase ang kayang gawin ng mga ganong aswang. Sinabihan pa ako ni Itay na pasusuno rin daw niya sa lalong madaling panahon dito sa Palawan sina Ate Bella at Kuya Juanito dahil nasa Maynila raw sila ngayon. Maghintay lamang daw ako. Sige po Itay. Ang sabi ko saka ko'y binabana ang telepono. Hindi rin nawala sa isip ko ang tungkol sa uri ng aswang na bago sa aking pandinig. Napapaisip ako kung anong klase mga aswang sila. Kung anong mga abilidad ang kaya nilang gawin. Kung nakakalipad ba sila tulad ng wakwak at babaeng abwak. Napuputol din kaya ang katawan nila gaya ng manananggal. Umahaba kaya ang dila nila tulad ng mga tiktik. At meron kayang buhay ang mga buhok nila ng gaya ng mga kubot. Kung nagiging dambuhalang baboy rin ba sila gaya ng mga awok. O nagiging taong ahas gaya ng mga agalon. At kung meron ba silang dalawang buhay gaya ng mga amaranhig. Hindi ko malaman ang sagot. Kung buhay siguro si Lolo Paeng, ay tsak na may sagot siya sa tanong ko. Isang hapon pag-uwi ko galing sa bayan, ay nakita kong bumalik ang ginang. Kaagad niyang hinarang ang sasakyan ko bago pa akong makarating sa mismong gitang bakuran. Kaagad akong bumaba ng sasakyan upang tanungin kung ano ang kailangan niya. Ayon sa kanya, ay inatake raw sila ng miyembro ng pamilya Montenara
na narito sa Puerto Princesa. Ang mga kasama niyang aswang na pumunta sa bahay nung isang gabi ay pinaslang na ng aswang na iyon. Siya lamang at ang anak niyang paslit pa lamang ang nakatakas. Isang kubutang ginang, kaya naitago niya sa loob ng buhok niya ang kanyang anak. Napansin ko rin ang ilang mga malalalim na sugat niya sa katawan. Dala ng panlalaban niya mula sa unga-unga na iyon, matakasan lamang nila ito ng kanyang anak. Kitang-kita ko rin ang takot sa kanilang mga muka. Nanginginig siya para sa kanyang anak. Hindi ko alam kung saan kami pupunta para makapagtago. Maliit lamang ang probinsya ng Palawan. Tsak na mahahanap niya rin kami. Gustuhin man namin lumuwas ng Maynila pero wala kami perang pamasahe. Eh, may tuturo niyo ba yung kinaroroonan niya? Ang tanong ko. Bala ko kasing harapin na ang aswang na iyon para labanan. Hindi ko na mahihintay pa ang pagdating ni na Ate Bella mamayang gabi. Baka kasi kapag pinatagal ko pa, ay manganib ang buhay ng mag-inang aswang na malaki ang tiwala at paniniwalang matutulungan ko sila. Ayaw ko silang biguin, kahit na nabigo na ako pagdating sa kanilang mga kasamahan na nagawa ng paslangin ng unga-unga. Itinuro ng ginang sa akin ang kinaroroonan ng unga-unga. Nang makapagpaalam na ako kay Naaling Berta, ay umalis na rin ako para puntahan ng aswang na miyembro ng pamilya Montenara. Nagtungo ako sa isang sementeryo na sinabi sa akin ng ginang na siyang kinaroroonan daw ng aswang na pumaslang sa mga kasama niya. Wala akong dalang anumang armas. Dahil ang latigong itim na dati kong sandata ay matagal ko nang hindi ginagamit sa pagsupil ng mga aswang. Naputol kasi iyon nung huling pag-arap namin sa pamilya Garcia. Mula noon na hindi ko na uli ginamit pa ang latigo. Hindi rin ako nagdala ng buntot pagi o itak. Tangi ang rosaryong itim at pananampalataya lamang sa Diyos ang dala kong sandata na mga oras na iyon. Tinanggal ko ang rosaryong itim sa leeg ko at ipinilupot sa kanang kamay ko. Nangurus din ako sa kahinalikan ng aking anting-anting na kasalukuyang umiinit sa kamay ko. Ramdam ko ang pagdaloy na kakaibang kapangyarihan ito sa katawan ko. Pumasok na ako ng sementeryo. Habang naglalakad patungo sa looban, ay dama ko ang kakaibang kilabot na bumubulong sa katahimikan ng paligid. Nung huli kong maramdaman ng ganitong kaba, ay nung kinalaban namin ang pamilya Garcia. Mukhang tama nga ang ginang. May pagkakapareho nga ang pamilyang iyon ng mga aswang na haharapin ko ngayon. Sa ilang sandaling paglalakad ko, ay wala pa akong namamata ang aswang. Kaya naman nilibot ko ang buong sementeryo. Medyo may kalawakan din ito. Maya-maya pa, ay tumambad sa akin ang ilang mga bangkay na nakahandusay sa lupa. Mga wala ng mga ulo ang mga bangkay na iyon. Malakas ang kutob ko na iyon ang mga bangkay ng mga kasamahang aswang ng ginang. Nagulat na lamang ako na may kung anong mabis na gumagapang ang nahagip ng gilid ng mga mata ko sa kaliwang direksyon ko. Kaagad akong napabaling sa direksyong iyon at saka nagpabagsak sa lupa nang makita ko ang isang lalaking susunggab sa akin. Hindi ako naabot ng matutulis niyang mga kuko dahil sa ginawa kong pagtihaya sa lupa. Sinipa ko rin siya nang pumailalim na ako sa kanya na dahilan naman ang pagtilapon niya. Muli niya akong inatake. Kaliwat ka ng mga pagkalmot ang pinapakawalan niya sa akin. Puro pag-iwas at pagsalag naman ang ginagawa ko. Napansin ko rin tila ang ulo ko ang punteriya niya. Mukhang mahilig sa ulo ang aswang na ito. Patunay na lamang ang mga nakahandusay na bangkay na wala ng mga ulo. Nang makakita ko ng pagkakataon, ay sinuntok ko sa mukha ang lalaking unga-unga. Nagsani iyon upang magkaroon ng malaking paso ang pisingi niya. Sinubukan niya naman tagpasin ang leeg ko gamit ang matutulis niyang mga kuko. Pero nagawa akong makayuko. Sinabayan ko rin iyon ng pagpatid sa kanya na dahilan upang mapatumba siya sa lupa. Nang matumba siya sa lupa, ay kaagad akong pumesto sa likod niya
at mahigpit na sinakalanliig niya gamit ang dalawa kong mga kamay. Napasigaw na lamang sa sakit dahil sa pagkapaso ang lalaking aswang hanggang sa magawa ko ng putulin ng leeg niya. Naging abo rin ang katawan niya matapos ko iyong hawakan sa likod ng medyo matagal. Ulo lamang ang natirang buo sa lalaking unga-unga. Pinagmastang ko lamang siya hanggang sa tuluyan na siyang malagutan ng hininga. Mga ilang sandali pa ay nagulat ako nang maabutan ako doon ng isang gwardya. Sinubukan kong magpaliwanag sa gwardya dahil inaakala nitong ako ang sala rin sa mga bangkay na naroon. Nagulat na lamang ako nang mapabaling ako sa mga bangkay na nasa lupa. Bigla kasing tumilapon ang ulo ng lalaking unga-unga patungo sa akin. Nagawa ko naman itong maiwasan, subalit hindi ang gwardya. Sumakto sa ulo ng gwardya ang bunganga ng lalaking unga-unga at buong buo nitong nilaman ang ulo ng gwardya. Saka pumalit ang ulo nito sa katawan ng mismong gwardyang iyon. Akala ko ay patay na ito, ngunit buhay pa pala. Sa lahat ng aswang na pinugutan ko ng ulo, ang aswang lamang na ito ang nananatili pa rin buhay kahit wala na itong katawan. Dumugtong ang ulo ng aswang sa katawan ng gwardya na parabang siya talaga ang may-ari ng katawan nito. Nanlaki ang mga mata ko sa aking nasilayan. Hindi ako makapaniwalang may ganitong aswang pala. Ito pala ang kakayahan ng aswang na unga-unga. Ngayon ay naiintindihan ko na kung papaanong ang isang sinaunang aswang na gaya nito ay patuloy na umiiral sa panahong ito. Dahil ang mga unga-unga ay may kakayahang magpalit ng katawan basta buhay pa ang kanilang ulo. Walang saysay kung pupugutan ko ito ng ulo dahil maaari lamang itong maghanap ng ibang katawan na malilipatan ng ulo nito. Napamura na lamang ako dahil sa kasalukuyang nasasaksihan ko. Iginiling lamang pakaliwa at pakanan ng ulo nito upang unatin ang leeg nito. Pagkatapos ay nakangisi itong tumitig sa akin. "Ikaw, kakaiba ka sa mga taong nakaharap ko na. May angking husay ka sa pakikipaglaban. Nakakapaso rin ang mga kamay mo. Tsaka kung ikaw yon, ang miyembro ng angka ng mga antingerong sinasabi ng mga nakasaksing aswang na pumaslang sa angka ng Garcia. Ayokong maniwala noong una na may isang taong kayang sunugin ng isang aswang. Pero ngayon, nasaksihan ko na mismo. Totoo nga ang tungkol sa'yo. Ano kaya ang pakiramdam kapag napasakin ang katawan mo? Tsak na mas lalo pa kaming katatakutan ng iba. Dahil magagawa ko na silang tustahin sa pamamagitan ng paghawak." Ang sabi pa ng lalaking unga-unga. Hindi ko maisip kung talaga nga pang magagawa niyang kunin ang katawang ko sa oras na matalo niya na ako. Pero hindi ko pa rin hahayaang magtagumpay siya kahit na anong mangyari. Bigla siyang sumugod sa akin. Iniwasan ko naman ang mga pagkatake ng aswang. Nang makakita ko ng pagkakataon, ay bigla ko itong sinuntok sa muka. Sa pagkakataong iyon, ay pareho ng ulo ng isa't isa ang punterya namin dalawa. Ngunit nabigla ako nang humiwalay ang ulo nito mula sa katawan niya at tumilapon sa mga bangkay na nakahandusay sa likuran ko. Nang lingunin ko ito upang durugin sana, ay bigla akong inatake ng isa sa mga bumangon na katawan na dinuktungan ng ulo ng lalaking aswang. Buti na lamang at mabilis akong nakakilos, kaya kaagad kong naiwasan ang pag-atake nito. Sinipa ko rin ang ulo nito. Tumalsik iyon at dumuktong sa isa pang katawan na nakahandusay. Bumangon ang lalaking unga-unga sa bago nitong katawan. Bago pa siya makabwelo para magsimula ng pag-atake, ay inunahan ko na siya. Puro pag-iwas lamang ang ginagawa niya. Alam kong tsumetsyempo lamang siya para sakmalin ang ulo ko. Kaya naman inabangan ko na lamang na gagawin niya iyon. At nang subukan niya nang ang punteryahin ang ulo ko, ay nagawa kong makaiwas.
muling humiwalay ang ulo niya sa kanyang katawan. Kaagad akong napahalugad ng tingin sa buong paligid nang biglang mawala sa paningin ko ang ulo ng unga-unga. Isa-isa kong tinignan ng mga bangkay. Ang anumang bangkay na makita kong may ulo ang siyang pupuntirehin ko. At dahil nasa gitna ako ng mga nakahandusay na bangkay, kaya mas delikado ako sa mga aswang na kasalukuyang kong kinakalaban. Dali-dali akong umatras upang magtungo sa parting walang bangkay nang sa ganun ay makita ko ng buo ang lahat ng mga nakahandusay doon na bangkay. Mga ilang sandali pa ay biglang nahagip ng gilid ng mga mata ko ang isang bagay na papalapit sa akin. Kaagad ko itong iniwasan at mabilis na napabaling sa direksyong tinalbugan ng ulo ng unga-unga. Ngunit mabilis na naman itong naglaho sa paningin ko. Inabot ng gabi ang paglabang ko sa aswang. Pasalamat na lang ako dahil maniwanag ang buwan. Nakikita ko pa rin ang paligid, lalo na ang mga nakahandusay na bangkay. Pero hindi sapat ang liwanag ng buwan para madali kong mahanap ang ulo ng lalaking aswang. Pahirapan pa rin ang katotohanan ng gabi na para matukoy ko ang eksaktong lokasyon nito. Sa halip naman na umatras na ay hindi ko ginawa dahil pakiramdam ko ay malapit ko nang mahuli ang ulo ng lalaking unga-unga. Paisa-isa ko na rin ginagawang abo ang mga bangkay na nasa paligid nang sa ganun ay mabuwasan ang mga bangkay na maaari nitong gamitin para sa niban. Lalo na't napansin kong bumagal ang pagtalbog ng ulo nito kanina nang may ilang minuto na itong hindi sumasanib sa mga nakahandusay na katawan. Naisip ko na baka isa iyon sa kahinaan nito. Nakapag matagal itong walang katawan na nakuha, ay nangihina ito. At para tuluyan itong manghina, ay ginawa ko ng abo ang ilan sa mga katawan sa pamamagitan ng paghawak sa mga ito habang iniiwasan ang ulo ng unga-unga. Pero hindi lahat ng katawan na hinawakan ko ay naging abo. Malakas ang hinala kong sa tao ang mga katawan na hindi ko nagawang durugin. Mga ilang sandali pa ay biglang naging tahimik. Tumigil sa pag-atake ang ulo ng aswang. Pasimple akong sumilip sa lana habang nakaabang sa posibilidad na umatake uli siya. Malinaw kong nakita ang patuloy na pagkulo ng lana. Ang lana kasi na iyon ay parang kumikinang na kristal kapag gabi. Lalo na kung tatamaan ito ng sinag ng buwan habang kumukulo. Kaya naman kahit medyo madilim, ay napansin ko pa rin ang pagkulo ng lana. Nagpapahiwatig lamang iyon na nasa paligid pa ang aswang na unga-unga. Mga ilang sandali pa, ay biglang nahagip ng paningin ko ang ulo ng lalaking unga-unga na palapit sa akin. Kasabay din iyon ang pagtutok ng isang baril. Nagawa kong masalo ang ulo ng aswang. Nakita ko rin may tama ito sa sentido na tumugo sa kabilang sentido nito. Umuusok lamang ang ulo nito habang hawak-hawak ko. Nanginginig pa ito na parang nais pa nitong kumuwala mula sa kamay ko. Pero hinawakan ko ito ng mahigpit gamit ang dalawang kamay sa magkabila nitong tainga. Mga ilang sandali pa ay unti-unti na itong natusta at naging abo. Napabaling din ako sa pinagmulan ng putok ng baril. May naaninag akong dalawang taong parating. Hanggang sa luminaw sa paningin ko kung sino sila. Sina Ate Bella at Kuya Juanito pala iyon. May hawak naman na sniper rifle si Kuya Juanito na malamang sa malamang ay ang ginamit niya para patamaan ang ulo ng aswang. Masasabi kong napakahusay talaga niya sa pag-asinta. Buti na lang nakaabot kami. Ang sabi ni Ate Bella. Tinamaan ko ba, Gab? Ang tanong pa ni Kuya Juanito. Walang mintis, Kuya. Ang sagot ko. Malaking bagay talaga ang anting-anting na to. Ang sabi pa ni Kuya Juanito. At saka inilabas ang kwintas ni Lolo Paeng. Ang triangulong medalyon na may mata sa gitna. Iyon ay ang mata ng San Telmo na may kapangyarihang patagusin sa pader ang paningin ng may tanga nito. Mula kasi nung ikasal sila ni Ate Bella
ay ipinamana na sa kanya ang anting-anting ng aming namayapang abuelo. Kaya naman naging isa na siyang ganap na antingero mula nun. Gamit ang kapangyarihan ng anting-anting, ay mas lalo pa siyang naging mahusay umasinta. Dahil ang kanyang pag-asinta ay sinasamahan niya ng pagkalkula ng target niya, na kahit magtago man sa likod ng isang pader ay nakikita pa niya rin ito. Kaya madalas ay alam niya kung saan ang direksyon papupuntahan nito at doon niya ito aabangan para patamaan ng bala. Paano niyo nga pala nalaman na rito ako? Ang tanong ko pa sa kanila. Tinabi sa amin ng mag-inang kubot na larong malapit sa tapat ng bahay. Ang sagot ni Ate Bella. Buti na lang din niyo sila pinatay. Ang sabi ko pa. Alam namin mahusay ka, insan. Ang lalong mga aswang, eh hindi makakalusot sa'yo. Kaya naman, alam namin ang pananatili nila roon ay kagagawan mo dahil mabuti sila. Ang sabi ni Ate Bella. Tsaka kung napansin din ni Ate Bella na hindi kumakain ng tao ang mag-ina sa pamamagitan ng kanilang banayad na amoy. Kaya nasabi niyang mabuti silang aswang. Anong klaseng aswang pala yung nakalaban mo? Bago kasi sa paningin ko yung ganong aswang, parang bulang tumatalbo yung ulo. Ang sabi ni Kuya Juanito. Eh, marami akong dapat na ipaliwanag sa inyo patungkol sa mga bago nating kalaban. Ang pamilya ng mga aswang na kung tawagin ay Unga-Unga. Ang sabi ko sa kanila at saka umalis na kami sa lugar na iyon. Nang makauwi na kami, ay saka ko pa lamang nalaman na hindi pa pala umaalis sa mag-ina. Nakita kong nakahinga sila ng maluwag na tila nabunutan ng tinik sa lalamunan matapos kong ipaalam sa kanila na napas lang na namin ang lalaking Unga-Unga. Pinag-iingat din kami ng ginang dahil ang mga aswang na Unga-Unga ay magkakonekta sa isa't isa kahit na magkakalayo pa sila. Tsak na alam na ngayon ang miyembro ng pamilya Montinara na wala na ang kanilang kasama sa pamamagitan ng koneksyon na iyon na dumuduktong sa kanila. Kinabukasan ay hindi man lang nabalita sa anumang pahayagan ang tungkol sa mga iniwan naming bangkay kagabi sa sementeryo ng Lunsod. Bumalik din kami doon at nagtataka kami dahil napakalinis na ng lugar. Wala man lang ni isang bakas na may mga namatay doon. Maging ang abo ng mga bangkay na tinusta ko gamit ang kapangyarihan ng aking anting-anting ay naglaho rin. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Wala kaming ideya kung sino ang naglinis ng lugar. Nabigla naman si Kuya Juanito nang matanaw ng matalas niyang paningin ang ilang mga nakapayong na individual na patungo sa aming kinaroroonan. Inabisuhan niya rin kami ni Ate Bella na may mga parating. Mga aswang ba? Ang tanong ni Ate Bella. Hindi ko matukoy dahil nakalimutan kong magpahid ng lana sa talukap ng mata ko. Ang sagot ni Kuya Juanito. Maya-maya pa inatanaw na rin namin ang sinasabi ni Kuya Juanito ng mga paparating. Kasabay ng pagdating nila, ang unti-unting pagpatak ng ulan. Nasa limang individual ang dumating at lahat sila ay nakapurong itim na kasuotan. Alam namin kayo yun. Dapat kayong magpasalamat dahil nilinis namin ang kalat nyo na hinayaan nyo maiwang nakabuyangyang. Saad ng lalaking nasa gitna na halos kaaydarang ko lamang. Sa mga oras na iyon ay malinaw na sa aming mga aswang din sila at may kutob na rin ako kung sino sila. Nakasisiguro ako na miyembro sila ng pamilya Villamor o kung hindi naman ay paniguradong isa sa mga malalakas na tauhan ng angka ng mga gabunan. Nararamdaman ko iyon dahil sa napakatahimik na presensya nila na para sa akin ay ang mas nakakasindak sa lahat. Kahit na alam kong alisto ang dalawa kong kasama dahil hindi basta ang mga aswang nakaharap namin. Palihim pa rin ako sumenya sa kanila gamit ang kabila kong kamay matapos ko itong ilabas mula sa bulsa ng jacket ko. Ibig sabihin pala, trabaho ng mga tulad niyong gabunan ang patuloy na itago ang tungkol sa pag-iirla ng lahi niyo. Eh kung gano'n naman pala, bakit hinahayaan niyong kumilos ang ibang mga aswang sa sarili nilang paraan? Hindi ba mas nakakaangat kayo sa iba?
Hindi ako sigurado kung miyembro kayo ng pamilya Villamor. Pero kung sakaling ganun nga, hindi ba dapat kayo ang mas nangunguna sa pagpapatahimik sa mga kuori nyo na padalos-dalos sa kanilang mga kilos? Kalmadong saad ko sa kanila. At anong karapatan ang gaya mong mababang uri lang ang pagsabihan kami? Alam namin ang ginagawa namin. Mali pa na lang kung nais nyo makialam, pamilya ng mga antingero. Saad ng lalaking nasa gitna, nahalatang nagahamon. Kung ganun, hindi na pala namin kailangan paslangin ng pamilyang Montenara. Ibabalato na namin sila sa inyo. Ang sabi ko, saka inaya nang umalis si Ate Bella at Kuya Juanito. Nang makalagpas na kami sa kanila, ay muling nagsalita ang lalaking nasa gitna. Pasalamat kayo dahil may utos sa aming huwag kayong gagalawin. Pero kung ako lang ang tatanungin, katin-katin na akong paslangin kayo dito pa lang. Gigil na sabi pa ng lalaking gabunan. Ngunit hindi na ako kumibupa hanggang sa tuluyan na nga kami makaalis sa lugar na iyon.